yan, mag-on hanggat di mo to in-on. Balik mo ulit yung A. Tayo muli natin. Ngayon mga lods, no, is kakabit na natin yung ating remote control na kill switch, yung AB remote control. Bali kakabit ko pala siya sa ating Honda RS125 na FI. So sa ating kill switch, no, is meron tayong tatlong pagpipilian kung saan natin ilalagay. Unang-una dito sa dito sa ating ignition coil. Ito 'yon. May dalawang wire dito. Mamimili lang kayo diyan kung saan kayo maglalagay ng inyong kill switch. So try natin. Unahin natin yung susiyan, no. Yan. Maandar. So pag binunot natin yung isang wire dito sa ating ignition coil, is mamamatay siya. Halimbawa ito. Yan. Diyan kayo ngayon ang isang option nyo na maglalagay ng kill switch nyo. Gamit kayo ng ganito, female terminal connector. Yun ang ilalagay nyo dito sa pinagtanggalan nyo. Yan, para may paglalagyan kayo. So, tulad nito. So, dito nyo ilalagay yung kill switch. Kahit alin sa dalawa, pwede rin itong kabila. Try natin. So, kahit anong start nila yan, di yan mapapagana pag nag-activate ng ating kill switch. Ayan. Ganun din sa kickstart. Kahit anong kick nila dyan, ayaw gumana yan. Teka. So, yan ang unang option natin, no, sa paglalagay ng ating kill switch. Yan. Ang pangalawa naman, no, is dito sa ating pulser. Ito. Makikita nyo. Makikita nyo ang ating pulser is, yung papunta ng pulser natin is apat na wire. Apat na wire to, eh. So ngayon, hahanapin nyo dito kung alin yung ating positive. So try natin. Yan. Kanina, trinase ko, no, is natuklasan ko na yung ating kulay blue and yellow, yun yung ating positive. So, yan ang tatanggalin natin at yan tayo maglalagay ng ating kill switch. So, tanggalin natin. Dito tayo kukuha, no. Dito na, ito yung kunin natin. Yung blue and yellow. Stripe yellow. Ang gawin nyo is, kukuha lang kayo ng ganito. Tapos susuntot nyo dito. Yan. Tapos sa kanya ngayon, hugutin yung blue and stripe yellow. Yan. Dito yun. So, try natin.
wala. Kahit i-kickstart nyo yan, no? Ganun din din under. Yan. So, yan ang isang pangalawang option natin. So, balik muna natin to. Ang pangatlong option natin, no, is ito sa ating CDI. Ito yung kulay blue yellow na yan. Yan yung papunta sa ating pulser. Diyan dapat diyan tayo kukuha. Ang kaso nga lang, dahil ayaw natin magputol ng wire, baka ma-void yung ating warranty, hindi tayo pwedeng maglagay dito kasi ganito yung connection niya, eh. Ito. Hindi naman natin pwedeng sundutin yan. Ito. So, hindi tayo pwedeng maglagay dyan. So, ang option natin is dalawa lang. Yung dito sa ignition coil at dun sa papuntang pulser na. So, yun mga lods, no, dahil hindi pwede sa ating CDI, ang napili kong option is dito ako kukuha sa ating ignition coil. Dito. Dito tayo kumuha. Tanggalin natin to. Tapos ito, ilalagay ko doon, papalit ko doon sa tinanggalan ko. Hininangan ko, no, para matibay yung ating wire, hindi makakalas. Yan, ilalagay natin dito. Tapos ito, meron na tayong magkabilang dulo. So ito ngayon ang ilalagay natin sa ating kill switch na remote control. So tara, simulan na natin. Bali, meron na rin akong nakaabang na ano, no, na negative, positive at saka negative, na ito ay steady, nakarekta sa ating battery. So dito natin ilalagay yung negative at positive ng ating module. Kabit muna natin. So, ayan mga lods, no, ganito yung ating setup. Yung linya dito, mula sa ating ignition coil, tinanggal ko. Tapos, nagyan ko ng wire papunta sa ating module sa common ko nilagay. Ayan, sa common. Tapos, nung normally open is doon ko naman ilagay sa tinanggalan ko doon sa ating ignition coil. Ayan, naglagay ako ng clip para may pasok na din. So, ngayon yung plus V at saka minus V, which is yung negative at positive. Yung positive, doon ko saan nilagay, rekta sa battery. Ito, nag-abang ako ng negative at positive mula sa ating battery. So, yung ating positive, nilagyan ko ng fuse para safe.
dahil malayong tatakbuhin ng ating wire, no. Ayan, lagyan ko ng fuse yung positive bago pumunta sa ating module. Tapos yung negative, ito, negative line is sa minus D. So ayan, kumpleto na yung ating connection. Ngayon subukan na natin. No, sa ating remote, ang setting ng ating remote, no, is yung A, ginawa kong manual return. Na kapag inon mo, is mag-on yung ating module. Tapos pag pinindot mo ulit, mamamatay. Tapos yung B, yung ating off button. Para just in case nga hindi ka sigurado kung namatay na ba yung ating module, pindutin mo lang sa B. Yan. Mamatay na yung ating module. So ngayon, nakapatay yung ating module, no. Subukan nating i-start. Si kickstart na lang natin kasi parang lowbat na yung ating battery kasi ayaw na mag push start, eh. So ayan, nakapatay yung ating module, no. Ibig sabihin gumagana yung kill switch. At subukan natin. So on natin yung susi. Yan. Tapos kickstart. Normally open yung ating papuntang ignition coil, eh. So activated yung kanyang kill switch. Ayan. Buhay yung kanyang mga ilaw. So kinikstart natin. Kinikstart natin, ayaw gumana. Ayan, papaganahin natin. O natin yung A. Ayan. Tapos pag pinatay naman natin, pwede rin yung A. At dahil siyempre kung hindi ka siguradong nakapatay na ba yung inyong module, pindutin mo sa B. Dahil nakaset yung B sa off function. And so, P. So ngayon, no, maikli pa yung ating mga wire na iba dahil tinuro ko lang sa inyo kung paano ang kanyang function. So ngayon, papalitan na natin ng mga wires. Yung i-fix na natin, tapos itatago na natin kung saan. So ngayon, kayo na mag-decide kung saan nyo itatago yung inyong module. Yung tipong hindi maaabot kapag hindi binuksan yung buong cover ng motor nyo. So dapat nakatago siya, yung hindi naman siya mababasa ng ulan dapat. So kayo na bahala kung saan nyo i-fix o kung saan nyo itatago. So ngayon, i-fix na natin. 2,000 years later. So yan, mga lods, no, kabit na natin yung ating remote control kill switch. Yan. Susubukan natin siya. Ito. Patayin natin. So yan, patay na. So kahit start natin yan, yan, start natin. So kahit kick start, yan, mag-on hanggat mo ito in-on. Balik mo ulit yung A. Patayin natin.
iwanan ko tong remote sa kasama ko, tapos biglahe ako ng medyo malayo-layo, tapos pag nakalayo na ako sa kanya, pipindutin yung remote ngayon kung mamamatay. Tignan natin. Thousand years later. So ayan, namatay siya. Ayun. 200 meters yung layo. Saka siya namatay. So ibig sabihin, gumana yung ating kill switch. So ngayon, kahit anong start natin yan, hindi gagana yan. Kahit kick start. Ayan, wala. Ngayon, sisinyasan ko sana i-on niya. Ngayon, tara natin. Ayan. Sinyasan ko ulit siya na i-off. Ayan, matay. Namatay. Sinyasan ulit natin siya na i-on. Ayan, ayan. So, okay. Gumana yung ating kill switch ng 200 meters. So, okay na. Good. Okay na.